Robbie, I remember, right, last month we were talking about unemployment hitting this, and you were actually afraid that what with the, you know, slew of new graduates flooding the job market, what would happen? So it's pretty much unchanged, but that's also like still a lot of Well, two things we're parsing through here, di ba? Unemployment, yung talagang walang trabaho, I mean, that's inched up a bit. But underemployment, which means people, and that's one of the things that we were talking about before, di ba? People who want to work some more, they don't necessarily have to look for other lines of work, but it's the office, it's the workplace that's limiting their options. Yes, they're unable to give them as much working hours as they need. But that is where we're seeing a slight improvement. But anyway, let's see. Here to share his insights on the state of the country's labor force, Attorney Sonny Matula. He is the national president of the Federation of Free Workers, as well as the chairperson of the Nagkaisa Labor Coalition. Attorney Matula, welcome to The Big Story. Ay, magandang gabi, Ruby, at magandang gabi, Sean. Salamat sa pag-ibita ninyo sa Federation of Free Workers at sa Nagkaisa Labor Coalition na makasama kayo ngayon gabi. Attorney Matula, ano po reaction nyo dito sa latest figures natin sa unemployment at underemployment? Nakita natin na mayroong pagbabago, although maliit lang na pagbabago sa ating pang-empleo sa Pilipinas. Bumaba konti yung mga walang trabaho. Pero nakita natin na yung trend ay parang wala masyadong modification. No? Yung marami pa rin mga kababaihan ang walang trabaho, 7% ata kung titingnan mo yung, yung data ng Philippine Statistics Authority. At nakikita natin na hindi lang siguro yung numero na pinakita ng PSA, pero titingnan din natin yung mga may trabaho na hindi pumapasok pa. So marami lang iba rin yun na may trabaho na hindi pumapasok. At siyempre yung kalidad ng trabaho, yung maraming contractual at yung mga Indo workers na sa kasalukuyan ay ilang taon na na may nasa regular na trabaho, pero yung kanilang status sa kanilang panarabaho ay contractual pa rin at may mga termino, 5 buwan, pinaikot-ikot lang sila o so, umiikot sila sa ibang-ibang mga agency. Talaga naman pong masalimuot, alam natin maraming pag-uusapan pagdating sa trabaho, pero doon muna tayo sa mga numero. Saan po tayo nabibitin sa pag-generate ng trabaho? Yung mga sektor na tinamaan talaga ng pandemya ay hindi pa rin nakabangon. Ano? Katulad halimbawa yung sa wholesale ang retail trade na nabawasan pa nga ng higit na 1 milyon na mga manggagawa. Yung manufacturing natin, yung accommodation na food service activities ay nababawasan pa ng tao. Yung mga transportation and storage natin, yung financial and insurance. Kami may mga union sa transportation, ano, may mga maraming bus pa at maraming mga manggagawa ang hindi nag-ooperate at hindi nakabalik pa sa trabaho. Sir Sonny, magbabalik na po ang pasukan na ano, mga August 22 later this month and full face-to-face classes hopefully by November. Ano po ang magiging impact nito or may magiging impact ba ito sa ating mga figures? Malaking tulong yan. Nag-agree ako kay Secretary Balisacan na ito ay makapag-stimulate ulit ng ating ekonomiya ang pagbubukas ng klase. Pero aming we urge the government to adopt a stimulus package. Ang aming proposal ng yan ay 100 billion package para mabuhay ulit yung ating mga micro, small and micro enterprises kasi kinakailangan talaga nila ng tulong para makabangon, makapagbigay ng mga salaries at benepisyo sa ating mga manggagawa. So kinakailangan pa rin yun maski sa kasalukuyan na sitwasyon
ay kinakailangan yung 100 billion stimulus package. Bukod sa subsidy, Sir Sonny, ano pa ba ang pwedeng maitulong ng gobyerno? Kasi yung subsidies, baka pwede nilang sabihin na this cannot go on forever. So ano pa ang ibang polisiya na pwedeng gawin, no, or i-draw up ng gobyerno para ma-address ang unemployment at underemployment? Oho, napalaking yung ating sektor kasi sa kasalukuyan, ang nagbibigay lamang ng malakas na empleo ay yung servisyo, di ba, 56.5%. Pero yung ating agrikultura at yung industriya ay kulang ata ang development dito. Kaya sangayon kami sa kasalukuyang tutok ng gobyerno na yung ating agrikultura ay tutukan at imoderno ito. So isa yan sa pamamaraan. At syempre, nakakatulong din yung foreign investment, lalo-lalo na sa manufacturing. Yung aming tinitingnan dito, yung ating agrikultura ay dapat nakakonect sa industriya, yung tinatawag na agro-industrialization, sapagkat yan po ay makapagbibigay ng malawak at maraming trabaho sa ating mga magkakapatid. Kasani, tama po ba pagkakarinig ko sa inyo, parang nabanggit nyo kanina kababaihan. I wasn't sure if you said kababaihan o mga kababayan natin. But I think you said kababaihan. Tama po ba ang pagkakaintindi ko na iba pa ang sitwasyon or at least mas mabagal ang sitwasyon pagdating sa mga kababaihan sa pagtaas o pagbalik ng mga trabaho para sa ating mga kababaihan? Ano po nangyayari dito? Yung sa statistika na pinakita ng PSA ata, yung mga lalaki na walang trabaho ay mga 5.4%. Pero yung mga kababaihan ay 6.9%. So mataas yung unemployment ng mga kababaihan. Ano? Yan siguro ay dahil na yung double burden nila na marami silang okupasyon kaya hindi agad nakabalik sa trabaho, hindi nakapasok sa mga trabaho. Alright, Sir Sonny, isang tanong na lang. No? Na parang nabanggit nyo rin yung foreign investment nga into some sectors. I think last Congress, medyo na-liberalize na nila yung ibang sektor. Do you really think with foreign investors, this will generate more jobs for Filipinos? Which is yun naman talaga yung pakay nila, I think, with opening up the economy a bit. Maliban sabi ko sa yung kanina, dapat ang gobyerno may provide ng investment to pagbibigay ng itong stimulus package. Pero napaka-importante rin naman talaga yung foreign investment na maka-entice ang ating ang gobyerno. Ngayon ay Agosto na at nakikita namin na wala masyadong excitement ata ang mga foreign investor na pumasok sa Pilipinas. Siguro dapat ang ating gobyerno ay gumawa ng paraan na maging kaya-aya yung pagpunta ng direct investment sa ating bansa. Okay, maraming salamat po. Federation of Free Workers National President Sonny Matula.